Hi, I'm Almoralde from Cagayan de Oro City. Gusto ko lang po sanang i-share ang sad experience ko sa buhay. Actually, at first, ayoko talagang maniwala na ganito ako. Kaya lang, yung feeling na yung mga tao na yung nagpupumilit, sila na yung nag-i-insist na ganito ako. Na nasa dugo ko na yung friends ko, even my family, sinasabi na wala na akong magagawa kasi ganoon na talaga ako. Siyempre ako, sa end ko, sa side ko, mahirap tanggapin. Kaya ngayon gusto kong i-share at ilabas ang nararamdaman ko kasi matagal ko nang kinikimkim eh. Ever since a kid, simula pagpanganak, yung doktor nagulat, hanggang sa pag-elementary, high school, hanggang sa naging college. Habang lumalaki at tumatanda ako, unti-unti ko nang tinatanggap, unti-unti ko nang nare-realize na ganito na talaga ako. Na wala na akong magagawa, kailangan kong tanggapin na nagwapo talaga ako. Na yun, tapos unti-unti connect the dots na yung history ko na kaya pala nung pag-labor ng nanay ko, kaya pala muntik na akong mabintawan ng doktor kasi nagulat siya, guwapo ako. Even sa pag-elementary, yung classmates ko, especially seatmates ko, palaging napapagalitan ng teacher kasi nagchichitraw, namumopya, yun pala, hindi pala sa papers ko nakatingin, sa mukha ko lang pala nakatingin kasi nga, ang bako ko. Hanggang high school, college, halos hindi ako makapag-aral. Siyempre, gusto ko unahin yung studies pero kailangan kong i-represent ang school sa mga contest like Battle of the Great Faces, inter-school, yun. Minsan, may once na high school ako, hindi ako pinasali sa competition talaga kasi hinintay pa nila yung mag-compete lahat ng contestants tapos kung sino yung nanalo, siya pa yung ipukit sa akin para medyo kahit raw yung laban. Yun, minsan, imbis na contestant ako, tinanggal ako sa list kasi ginawa kong judge kasi yung mukha ko raw yung basis. Yun, marami akong struggles sa pagiging guwapo. Example, sa mga sasakyan, vehicle, sa highway, may disgrasyang nangyayari. Hindi ko sinasadya pero wala akong magawa kasi imbis na yung tumingin yung driver sa daan, pagtawid ko, sa akin tumingin, yun, disgrasya. Minsan nga, napagkakamalan na kong si James Reed, even until now, at first, nang nagtaka ako kasi sabi ko, James Reed, kaka ko yun kasi, sino James Reed? So, ginawa ko, nag-search pa ako sa Facebook, Google, tapos nung makita ko yung photos ni James Reed, yun, kaya pala, medyo malapit kasi ako, James Reed, parang, yun, so, hindi madali, pero no choice. So sa mga advice ko sa mga iba dyan na gwapo din, ang advice ko lang, patuloy lang sa buhay, huwag masyadong intindihin or i-mind ang pagiging gwapo. Huwag nyo na lang i-compare kasi iba yung level ng kagwapuhan ko. Siyempre, gwapo rin kayo pero iba yung mukha ko. So, pero kaya nyo yan, patuloy lang.